The International League, Chapter 154. Mabalik lang tayo sa nakaraang bahagi. Dito nga ya, sa wakas, nakuha na nga ng Shohoku ang kanilang unang punto sa dilang yun. Dito nga'y sobrang binitawan ni Mitsui ang kanyang nag-aalab na kamay. Kaya naman, nakuha nga nila ang unang kalamangan sa score na 6-5 pabor sa ating mga bida. Kaya't nagsisigawan na nga itong mga tagahangan nila. Nice one! Back to back ang pinakawala ng Mr. MVP na si Sashi Mitsui. Ibang klase ka talaga! Ibang klase talaga pag nag-alap ang isang Sashi Mitsui. Matsumoto, tila ba mapapasubok ka sa pahusayan sa tres? Dito magkakaalaman kung sino nga ba ang ma-shooter sa inyong dalawa. Wika ng mga kaibigan at tagahanga ng kupunan ng Shohoku samantalang dito ngaya. Hawak-hawak na nga ni Jake Cantor ang bola at hindi na nga siya nagsasayang pa ng oras at dali-dali inatake ang ringat dito ya. Kami naman ngayon, kami naman ang aatake, makikita niyo yun. Wika nitong si Cantor, kaya naman wala na nga makapigil sa kanya sa pinagsamang liksi, lakas ng katawan at bilis. Kaya naman, dali-dali nga siyang nakapasok sa loob at dito'y isang easy teardrops nga ang kanyang ginawa. Kaya naman, labis na naman nga itong si Fujima dito kay Jake Cantor. Ibang klase si Cantor, no? Coach, kita mo ba yun? Sobrang bilis. Ngunit ang talagang nagmamatter dito at ang kanyang secret weapon ay kita ko na. Ang kanyang timing. Ang kanyang napaka-perfectong timing at prediction kung saan pupunta ang depensa ng kalaban. Kaya naman lagi niya itong nauunahan. Wala na akong masabi. Tunay kang point guard. Wika nitong si Fujima samantalang dito'y nagwika nga itong si Coach Ansai. Tama ka. Kaya nga nabansagan na point guard yung si Cantor ay sa ganyang estilo ng paglalaro. Sobrang bilis at hindi mo alam kung anong kanyang gagawin. Papasok, titira, papasa. Talagang bibigyan ka niya ng physical na laro. Ibang klase maglaro ang batang yan. Napakasolido. High school pa lang, ngunit maraming tropeyo at nakilala na dahil sa kanyang style ng paglalaro. Tunay na mahusay bilang isang point guard. Wika nitong si Coach Ansai. Samantalang dito'y mabalik na nga tayo sa laro. At sa pagkakataong ito, hawak-hawak na nga ni Rukawa ang bola. At dito'y itong si Murasami nga ang nagbabantay sa kanya. Murasami, eto na ang ating muling pagkikita. At sa pagkakataon na to, nabaliktad ang sitwasyon. Kayo ang lamang at kami ang underdog, ngunit hindi kami magpapatalo. Wika nitong si Rukawa at dito'y itong si Murasami ay tumugon nga. Ha! Dumaldal ka ata, Rukawa. Long time no see. Marami na kang napagdaanan na pagsubok at napagtagumpayan ngunit sa amin. Dito kayo maliligwak. Umatake at dedepensahan kita ng maayos. Wika nitong si Murasami. Kaya naman, itong si Rukawa ay dali-daling inatake ang ring, ngunit itong si Murasami ay hindi nga siya pinapalusot ng biglang. Isang body-body nga ang kanyang ginawa sabay nag-fade away at tumira nga ng isang jumper at kaya naman dito'y muntik na nga siyang nahuli ni Murasami, ngunit dito'y isang backdoor pass ang naganap patungo ang pasa dito kay Sashi Mitsui. At itong si Mitsui ay talagang gusto nang tumira ng isang dress, ngunit dito'y linapitan nga siya nitong si Matsumoto. Ha! Hindi ka na makakaisa pa. Hindi ka na makakapuntos pa ng tres.
Kanina, binigyan lamang namin ikaw ng isang magandang pagkakataon para bumitaw ngunit hindi na. Hindi na mauulit pa. Wika nitong si Matsumoto. At dahil dito nga'y, napansin nga ni Coach Ansai ang pagrespeto ni Matsumoto dito kay Hisashi Mitsui. Tignan nyo, linapitan nitong si Matsumoto itong si Mitsui pagkatapos gumawa ng dalawang sunod na tres. Makikita mo ang respeto sapagkat dito pa lang nag-intak na sa isip ni Matsumoto na hindi basta-basta itong number 14 na si Hisashi Mitsui pagdating sa Rainbow Area. Nagkaroon siya ng trauma dito kay Hisashi Mitsui. Wika nitong si Coach Ansai. Samantalang itong si Mitsui ay dali-daling pinasa ang bola dito kay Akagi at itong si Akagi ay pilit nga na kinakatawan itong si Taurobi sa labas. Ha! Hindi ka makakapasok. Dito muna tayo. Hindi kita hayaang makapasok sa painted area. Dito muna tayo sa labas. Wika nitong si Taurobi. Samantalang itong si Akagi ay napinsin nga ang sobrang lakas na pangangatawan nitong si Taurobi. Malakas ang pangangatawan nitong si Taurobi. Mas malakas kesa kay Toshiba. Mahirap panggulangan sapagkat mahaba ang kanyang mga kalamay. Anong gagawin ko dito? Hindi ako makapasok. Wika nitong si Akagi nang biglang napasigaw nga itong si Rukawa. Ipasa mo sa akin ang bola, dali na, Akagi! Ako na muna ang gagawa ng puntos dito. Wika nitong si Rukawa at dito nga'y dali-daling pinasa ang bola sa kanya sabay. Pasok nga dito sa may free throw line at dali-daling pumukol lang isang jump shot ulit dito eh. Dali-daling nga rin nag-adjust itong si Taurobi. Ha! Alam ko na ikaw ang ace ng aming kalaban kaya sigurado papasok yan ngunit ka-challenge kita at sisiguraduhin kung mintis ka. Kay di Rukawa, wika nitong si Taurobi na talagang sinabayan nga ang jump shot nitong si Rukawa kaya naman dito eh. Nabitin nga ang kanyang jump shot sa challenge na ginawa nitong si Taurobi. Ang ganda ng ginawang challenge nitong si Taurobi. Hindi na ipasok ni Rukawa ang kanyang tira. Mukhang bitin ata. Wika nitong si Ayako. Ngunit dito'y napatugon nga itong si Fujima. Nagkakamali ka. Mukhang tansya ni Rukawa yung lahat ng mangyayari. Tignan mo. Tignan mo kung saan patungo ang bola. Masdan mong mabuti. Wika nitong si Fujima. Dito'y isang planado pala ang lahat ng pinabitin pala nitong si Rukawa ang tira at sakto. Sumulpot nga itong Sakuragi sa baba sabay. Slam dunk nga ng bola. At dahil dito, maagang pasikat ang ginawa ng dalawa. Ang unang puntos nitong si Hanamichi Sakuragi at unang slam dunk niya sa laro at dito'y nakuha pa nga nila at nabawi ang kalamangan sa score na 7-8 pabor sa ating mga bida. Ano kaya ang kakalabasan ng laban ng ito? Ang lahat ng yan ay abangan natin sa susunod na bahagi.